Ay, gusto ka pagpahinga rin. Gusto ko muna magpahinga bago ulit ako mag-build. Oh? Feeling ko meron dumating na dyaryo. Ay, tama nga. Ang dyaryo. Maraming salamat! Alam niyo ba guys, napakalayo ko talaga dito sa syudad. Kaya kinakailangan pa ng ibon para mag-deliver ng mga dyaryo dito. Para malaman ko kung nangyayari sa syudad, di ba? Gusto ko munang maupo at tingnan natin kung anong meron dito. Oh! What? Debate? Nag-debate na pala sila? Oo nga pala, no? Ay, nakalimutan ko pa yung pinakamahalagang event na yun. Sayang wala ako nun. What a wonderful day, everybody! Tayo ngayon muling nagbabalik para sa pangatlong episode ng ating series sa Cadocraft. At today, kitang-kita naman kung gaano ako kabago mag-upload, no? Because of my internet issues at hindi nga rin ako nakarating sa debate ng mga mayors dahil sa same problem. So, wala akong magawa ngayon at wala rin ako ma-upload. So, sa tingin ko, kung magagawa na lang ulit ako ng konting build para dito sa maliit kong lugar. Pero bago yan, dahil nga nasa malayo akong lugar at malayo ko nasa ng City Hall ng Cadocraft o kung nasaan yung syudad, nagiging limitado tuloy ang mga dumarating sa akin na balita o nahuhuli tuloy tayo sa mga balita. Kaya ang ating comment for today ay, balitaan niyo naman ako. Anong naganap noong mayoral debate at anong nangyari sa Cadocraft ngayon? I-comment niyo sa baba, no? At hihintayin natin yan. So, ano nga bang balak kong i-build ngayon, no? Maliit lang naman siguro since gusto ko mas magmukhang natural itong mushroom na bahay na ginawa ko last time. Siyempre, may mga katabing mushroom din yan. Kahit siguro mga maliliit lang or maliit konti, tapos malaki-laki konti, ganyan. So, ayan, gusto ko muna magpakalakas because as you can see, ako ay naka-iron lang at sobrang hinap ko pa, no? So, para kasi, para magkaroon din ako ng mabilis na way para makakuha ng mas madaming mga materials kasi malamang magmamano-mano na naman ako kapag wala akong malalakas na weapons or tools. So yeah, babalikan ko kayo pag malakas-lakas na ako at makakuha ako ng diamonds. Kaya mag-cave muna ako at babalikan ko kayo. Okay, ako'y muling nagbabalik at kahit pa paano, medyo malakas-lakas na tayo. So, next natin gagawin ay kumuha ng sunstone dahil isa yan sa mga main materials ng ating mushrooms. Okay, so kumukuha na ako ng sunstone dito at kinuha ko yung mga sunstone na to habang ako ay nag-stream sa aking Facebook page. At kung gusto niyo makipagkwentuhan, makipagkulitan, o magbigay ng tips sa akin about Minecraft, so puntahan niyo na ako sa aking stream dito. Nag-skip na pala tayo at nakakuha na rin ako ng maraming stack ng mushroom blocks at pati na rin ng mga spruce. Now, magka-craft na lang ako ng iba't ibang variation ng sunstone. Hindi ko pala na-mention na nabigyan tayo ni Kuya Rubs itong shulker box, no? Kung saan nakalagay ang aking mga sunstone. So, thank you Kuya Rubs, di ko na kailangan magpalik-balik. At mukhang pwede na nga tayo mag-build ngayon. So, bandang dito, medyo nakapaglagay-lagay na ako ng maliliit na mushroom. Magdadagdag na lang ako ng konti. At minarkahan ko na rin yung ano, yung mushroom na gagawin ko. So, as you can see, meron dito parang shinobel ko na part. So, pabilog yan. Ibig sabihin, ayan yung marka kung saan kung itatayo yung mga mushroom na mas malalaki sa paligid itong maliliit na mushroom. Ayan, so I think pwede ko na kayo bigyan ng maliit na speed build dito. Thank you.
At ayun na nga guys, nakatapos na ako ng build. Oh, umuulan na naman. Parang ang laging malungkot na. Parang lagi na nang malungkot dito sa Hadagrap. Lagi na nang umuulan. Well, anyways, ito na nga ating mga na-build for today's video. As you can see, hindi lang yung mushroom yung binild natin dito. May binild din tayong place for the chickens. So, yeah, ito yung bahay nila. Para may paglagyan din ako ng eggs separately. So, yeah. I think that's pretty cute and pretty maliit. So, maliit. So, ito rin pala ay gumawa ko ng fence way to para, I don't know, merong way doon, meron din way dito. But yeah, may way tayo dyan. Tapos ito naman ay ang farm. Something, so nilipat ko yung farm or nagawa ko ng farm dito para mas mukhang maganda. So, of course, ang kadikit ng ating farm dito is the, wait lang, tayo sa harap niya. Okay, so ito ang daanan at ito ang the place where I can keep my plant something. So yan, as you can see, nandiyan mga crops at mga plants na pwede kong itanim. So katabi niyan is this one. So siguro ang magiging next episode natin will be magagawa rin siguro tayo ng place for other farm animals like yung cow, yung sheep, and even pigs. So, yeah. Anuhin na lang natin. Tignan na lang natin kung makakagawa pa tayo. So, dito naman, sa side na to, where all the mushrooms are. Ito, meron tayong mga maliliit dyan just to make it more look naturally. So, syempre, hindi lang naman isa ang tutubo sa paligid ng hindi lang naman isang mushroom ang tutubo sa paligid. So, yan, may mga maliliit tayo. Ito din. And ito yung medyo mas malaki sa kanila. At ginawa ko ito enchantment area. At, yeah, ayan lang yung update sa mga nagawa kong build. I know this is not enough, no? Kasi, alam ko yung mga, kada craft players ay sobrang galing mag-build. At talagang malalaki yung mga build nila. So, I don't know, but I'm still good with this kind of build. Tignan nyo na lang ang progress ni Sashi sa mga future niyang videos. So, yeah, I think this will be the end of our video too. Kasi, nakakarinig na naman ako ng pasabog. Piling ko nag-isa na sila magpasabog. I mean, parang, ano tawag dito? Parang may nagpapasabog siguro na kumukuha ng mga animals, ganun. Parang farm siguro, ganun. So, yes, yeah, this will be the end of our video na. See you on the next one. Bye!